kausap mga tropa, panoorin TV vlog nga pala at wala nang intro pa, no? So ikikwento sana sa inyo yung nangyari sa amin kahapon, yung company namin kasi muntik na siyang masunog. So kung hindi ko siya nakita yung ano, kung hindi ko nakita yung wire ko na nasusunog, so malamang alas 5 pag uwian namin, so lalaki yung wire na yun, magiging apoy na yun, no? May problema sa wire, overheat hata. So, pero bago yan, bago ko muna ikikwento sa inyo kung ano yung nangyari, so papasukin muna natin yung loob ng production namin, no? So ito yun mga tropa, no? Yung first process ng aming paggawa ng candy, no? So ito yun. So kaya maaga ako na punta kasi niluluto ko siya, inahanda ko. So ito yung loob ng production namin, no? Kaya maaga ako na pasok, ginagawa ko yun para gagawin, no? So umulan ka ako, no? Diba? So, lagi ko tinitignan bago ako pumasok, bago ako lumabas, yung mga wiring ngayon. Kasi sa akin, ibinilin yung susi nga, di ba? Sa akin lagi, bago mag-uwian, ako lagi yung sinasabi na lahat, i-off ko lahat ng ilaw. So, bago ako pumasok ng company, bago ako lumabas. So, mga tropa, no, bago ako pumasok ng company, so ako yung lahat nag-on lahat ng mga machine dito, mga ilaw, mga aircon, ako yung nag-on, no. Tapos, bago din mag-uwian, sa akin din ipinipili ng aming visor na off lahat ng ilaw, patayin lahat ng mga wiring. So, kaya ako, sa akin din ibinilin lahat ng, ano, sa akin pinagtatiwala na, okay, kaya bubulingat din ako kasi kunting mali din ang mga baka may mangyari sa company namin. Kaya sa akin, sisisi na. Kaya lahat yan inoon, yung binubuksan. Lagay yung candy. Diyan na siya ginigiling. Andyan. Diyan na yung process. Yung diretso na yun doon. Bubuksan muna natin lahat ng machine para mainit siya pagka ano. I-check natin kung nakasaksa kasi minsan din hindi nakasaksa. Kaya lagi ito sinicheck, lagi ito sinitignan. So yun yung mga wiring, no? Kailangan double ingat tayo dyan kasi kakunting madali lang dyan. Pagka meron kang hindi na tanggal, pwedeng masira yung machine. Ito mga machine na gamit ko. Lahat ng machine kaya kong hawakan ko dito. Ayan. Ito kaya ko rin galaw. Kaya ko rin ano to. Pero Nepal yung gumagamit yan ng machine. Ayan. Ibang lahi. Ito, yun, yun yung process. Ito yung loob ng production namin. And guys, yung mga candy na ginagawa namin. Yan yung machine ko. At itong machine. Yung pinakamadali lang tarabaho dito na machine yun, no? Yung sa kabila. Yan, pag, yan lang yung gumana. Isa lang siyang gumana. Sobrang dali lang talaga, hayahay. Pero pagka dalawa, yung tatlo, pag gumana itong dalawang machine na yan, ito, magkadikit na ito. Saka yun din sa dulo. Yun yung pinakamahirap sa dulo na ako. Lagi ako naiinis. Lagi ako nai-stress. Lagi nasisira. Siyempre, isa, alam ko na yung ano, pagka nasira yung machine na yan, hindi ko na siya tinatawag ko sa kundyadyang din para ayusin. Ako na nag-aayos. So ito yung kujang seal, no, sa loob kung saan kami nagbabalot na, no. Yan yung machine ng isang Nepal din na sincere, no. Yan, marunong din ako nito gumamit. Ito yung machine na pinakamahirap. Dito yung na-aksidente yung ano, isang Koreano namin kasama. Naputol yung daliri niya, no, dito.
dito na po, tol. Diyan, pinasok niya yan. Kasi dati wala pa to eh, ginagawa eh. Pero pag ako nag-ooperate kasi, tinatanggal ko talaga to kasi hindi mo makikita yan. Pero, awa ng Diyos, di naman na-aksidente. No? Minsan nga nakakapag-cellphone pa ako. Yan yung machine ko. Ito yung mga machine ko. Ito yung pinakamahirap sa lahat. Kahit yung kudyan-dyan namin, hindi niya alam patakbuhin to. Kaya, pagka ano, pagka may mga problema lang, mga minor na problem lang, abot lang sa mga hindi na mali yung ceiling, hindi pantay. So, ako lang nakakaalam noon. Hindi nila alam kung paano ano yun. Kahit yung Koreano mas matagal pa sa akin. So, siguro, yung mga experience ko siguro nung nagtatrabaho ako sa HTI, no, sa dating kong company sa Pinas, nagagamit ko dito, na-adapt ko dito. Kasi, dati, talagang mga ginagawa ko eh, related din dito. Na-adapt ko siya dito sa company ko sa South Korea. So yun mga tropa, no? So ikwento ko lang sa inyo kung ano yung nangyari, kung bakit muntik nang masunog yung company namin. So kahapon kasi, so dito ako nag-ooperate. Diyan ako nag-ooperate sa machine na yun. Yung kanina yung tinuro ko. So lagi akong pumunta dito kasi dito ko nilalagay yung mga finished product ko. Yan yung mga ganyan. So nagtataka ako, bakit parang amoy usok na parang wire na nasusunog. Ano ba itong usok nito? So parang wire na nasusunog. So hindi ako mapakali. So mga 10 minutes kong pabalik-balik so sa wire na naaamoy ko talaga parang may sunog. Sabi ko, hindi na to tama. Kasi alauna yun eh. Paano ko naabutan ng alas 5 yun at hindi nakita yung wire na nasusunog? E di ano yun. Masusunog yung company kasi delikado na yun. So, ang ginawa ko, tinawag ko yung supervisor namin, no, yung butiin nandito naman siya. Nung tinawag ko siya, sabi ko, may naaamoy akong usok na ano, parang nasusunog. So, nagmadali nga siya at pumunta siya dito. Meron nga talaga, naamoy talaga siya. Pero, hindi namin nahanap kung saan yung usok. Kung saan yung nanggaling yung sunog na wire. So, pinag-check namin to, lahat ng machine, lahat ng wire. Eh, nag-busy ako sa trabaho. Tumulong din ako sa check. Pati yung aircon na yun dun, yun yung aircon na yun. Chinek din namin yan. Inamoy ang wind pa namin na parang aso kung saan talaga yung sunog. So, mga 30 minutes, hindi niya talaga mahanap, hindi ko rin mahanap, no? So, doon pumasok sa idea ko yung dati sa dati kong mga company na pagka may sunog, ang unang titignan ay ang mga wire, yung saksakan, no? Sa kanya kasi, yung supervisor ko, sinicheck niya yung machine na naka-off, wala naman. Tapos pumunta siya sa labas, eh may nag-welding doon. Sabi niya, wala naman, maliit lang naman daw yung usok at hindi naman napasok dito sa loob. Tinignan ko rin, umuha. Saka, parang naisip ko na baka wala lang. Kaya sabi ko, baka hayaan na lang. Pero, pumasok sa isip ko yung trabaho ko dun sa HTI dati nung nagtatrabaho ko sa Pinas. No? Naggagamit ko dito sa abroad. Na pag may sinabi sa akin ng leader ko dati na pagka may nasusunog, ang unang titignan yung mga saksakan, yung mga wiring. No? So, inamoy ko talaga, no? Tinignan ko. Ito muna tinignan ko. So, itong saksakan na to, kasi may mga nakasaksak, inamoy ko siya. Nung pagkaamoy ko, wala naman. Nung pumunta ako dun sa dulo, doon, yun, yung mga saksakan na yan, yan. Yun, yung parang ganito, yung extension. Yan. Yun, nasusunog na pala, umuusok na. Umuusok na yung ganito. Umuusok na, lumalaki na yung usok, pero hindi namin mahanap yung ano, yung kung nasan galing yung ano, yung galing yung apoy, no? Kaya yung ginawa namin, tinanggal namin to, sunog na talaga. Ito yung dahilan. Made in China siguro yan, made in China. Kaya nasunog. So yun yung nangyari, no? So, napabilib naman sa akin yung ano ko, supervisor ko. So, nagpasalamat siya kung na buti daw na agapan. So tinawag niya lahat yung manager, yung leader. So sinabihan niya lahat ng ano nangyari. No? So malamang sa alamang,
meeting na naman to sa Bernes. So, yun guys, mga tropa, no? Pupuntahan ko na pala yung hinihintay ko kasi matagal ba. So, yun, uusok mo kasi ito. Na-transfer ko na ito. So, salamat mga tropa, no? Yun lang. At sana yung pagka nangyari sa inyo to, yung mga trabaho na dati yung trabaho, ma-adapt nyo rin dyan sa pag hanggang sa ibang bansa na kayo, yung mga trabaho nyo sa Pinang magagamit nyo dito, no? Yun lang, no? May business pa ako, no? So, good luck mga tropa, no? Salamat sa panonood. Baka makita ako ng ano ko dito. So, salamat sa pagpanood. Subscribe ka na rin at huwag mo kalimutan mag-click na bell button. So, good luck mga tropa.